Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. Ang batas po nariyan para ating sundin. The law is there for us to keep in order. At andyan din po ang batas na binigay ng Diyos kay Moises for us to be free. For us to be free from sin. Para po tayo ay mas malayang makasunod sa Diyos. Dahil nga tayo ay mahal na nilikha ng Diyos, binigyan niya tayo ng mga commandments para ating sundin. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, itong mga batas or commandments na ito, they have multiplied. Kasi ang mga tao, ang mga Hudyo noon, they have focused only on the externals. That also led them to become judgmental. At ganon din tayo mga tao, kapag masyado tayong focus only sa batas, we will judge the other people, the other person in front of us. Siya hindi sumusunod. Puro external sa makikita natin. Hindi siya sumusunod, late, o kaya ayaw niya masundin ito, hindi niya ginagawa ito. We will all focus on the externals and we will base everything from our judgment sa ating nakikita. But the Lord teaches us that the laws, yung mga binigay sa atin na commandments, ay nariyan para ating tignan, ating gamitin para mapalapit sa Diyos at sa ating kapwa. The Lord summed up the commandments to love God and to love our neighbor. And that means that we should look on the heart of the laws. Kung bakit meron ba yung mga batas na ito? And may these laws na ibinigay sa atin sa loob ng tahanan, sa ating bansa, sa ating mundo, sa ating pananampalataya, we should always remember why these commandments were given to us. Let us look in the heart of the laws. And by looking at this heart of the laws, may it lead us in becoming more open, in becoming more compassionate, in becoming more merciful towards the other people. Huwag tayong judgmental, looking lang sa panlabas kung ano pinapakita ng tao. Let us look inside and why these laws were given to us. And may these laws, these commandments, make us more free in following the Lord.